Alamin po natin ang latest sa Korte Suprema kaugnay sa deadline sa pag-aayon ng nominasyon sa pagkapunong maestrado. At live mula sa Maynila, saksi si Ivan Mayrina. Ivan. Igan, may ilang sandali pa bago ang midnight deadline ng pagsusumite ng nominasyon at opisyal na pagtanggap ng nominasyon para sa posisyon ng Chief Justice. At sa ngayon ay 25 ang nasa opisyal na listahan na pagpipilian para maging susunod na punong mahistrado ng Korte Suprema. Malalim na ang gabi at tahimik na rito sa Korte Suprema. Kahit pa hanggang hating gabi impunto ang deadline ng nominasyon para sa posisyon ng punong mahistrado ng Korte Suprema. Sa uling bilang, 72 mga isinumiting pangalan sa Judicial and Bar Council o JBC. Nabilang sa mga inihabol na nominado ngayong araw ng deadline, sina Attorney Percy de Acosta ng Public Attorney's Office, Labor Secretary Rosalinda Baldos, at Sandigan Bayan Associate Justice Cristina Cornejo. Pero hindi lang deadline ang nominasyon ngayong araw. Hanggang ngayong hating gabi na lang din maaaring formal na tanggapin ng isang nominado ang nominasyon para sa kanya. Kapag hindi formal na tinanggap ang nominasyon, hindi na siya mapapabilang sa opisyal na listahan ng mga nominado. At sa ngayon, 25 sa mga nominado ang formal na tinanggap ang kanilang nominasyon. Mula rito ay gagawa ng rekomendasyon ng Judicial and Bar Council na isusumite sa Pangulo na siya namang pipili sa hihiranging susunod na mamumuno sa hudikatura kapalit ng pinatalsik na si Renato Corona. Una nang sinabi ni Pangulo Aquino na bukas siya sa magtatalaga ng isang outsider bilang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Igan, may ilang minuto pa nga bago sumapit ang 12 midnight deadline at mukhang doon na tayo sa shortlist na 25 names. Ano? Wala na tayong nakita na sa nakalipas na ilang oras na last minute nominees o last minute na nag-submit ng mga nominees para sa posisyon ng Chief Justice. At live mula sa Korte Suprema sa Maynila, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.